Hello mga chocolates, and if you are new to the channel, welcome to ChockTalks. I am Chock and Cabo and I am a teacher. Kasama natin ngayon syempre si Princess, kung handa na siya sa camera. Are you ready, madam? Hello. Yan po ang mukha ng masaya dahil siya po ay actually feeling ko mas na-excite ako mamili ng halaman. So, we are now here along Aguinaldo Highway sa Dasma area sa may Don Gregorio Heights Subdivision, yung kanto na yon. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung pinuntahan namin, ano yung mga nakita namin, mga bulaklak at mga halaman. If you want to visit, kung kayo ay mga plantitos and plantitas, isa to sa mga pwede nyong puntahan dahil napakamura ng mga tinda. At si nanay na pinuntahan namin sa Helen's Garden, napakamura ng kanilang mga tinda at ang gaganda din po mga kaibigan. So, yon. Anong takeaway mo ngayong araw na to na mabilisan nating paglalakbay, Tita Cess? Ano, dapat talaga pag mas kung mas edit ko na lang. Ayoko kasi sabihin mag-game bumili sa online kasi baka may magalit na online. Pero siguraduhin niyo lang yung online shop na bibilhan niyo, meron silang garden talaga or farm. Mm-hmm. Tapos kung kayang puntahan kasi makakaingi kayo ng mga tips kung paano alagaan, buhayin, paramihin at makakahingi kayo ng free discount. At nabigyan nga tayo ng free. Papakita namin sa inyo mamaya. Binigyan kami ni nanay ng free. Isa ngayon ang binili namin, puro bulaklak. Kasi si mama, ayaw niya ng mga dahon-dahon. So pag pinili kami ng mga puro dahon, sabi niya, dahon na naman. Hindi naman magugulay. Gusto niya mga bulaklak. Iba't ibang klaseng bulaklak. So mga bulaklak yung binili natin today. Yes. Plus, yung mga dahon kasi, marami talaga na hihingi lang sa kapitbahay. Oh, instead, kailangan bumili ng super mahal. Correct. Oo, hindi talaga. Ang dami kasi mga local na bulaklak dito sa atin na magaganda na hindi mahal. And nakikita namin sa mga nagko-collect ng mga halaman, laging ang usapin ay rare yung halaman, mahal yung halaman, etc. at mahirap palakihin. Pero ang gusto natin talaga lang is to make sure na meron tayong pinagkakalibangan ngayong panahon ng pandemya, no? Medyo nakaka-relax talaga siya. Yung pag-aalaga ng halaman, hindi siya dahil gusto mo lang or dahil uso, matrabaho talaga. Saka kailangan mong alagaan talaga at bantayan. Alaga talaga, oo. Para dumami. Kasi sayang, ganun. Kahit na 50 pesos yan or 500 yan. Oo, kung bibili ka lang dahil nakikiuso ka lang, kabawa naman yung halaman. Uh-huh. Diba? Kung mamamatay lang ng ganun-ganun. Ano yung mga basic tips na binigay ni nanay sa'yo para hindi ka daw mamatay ng halaman? Basta nga sabi niya, yung sa rose, huwag daw everyday dilig. Kasi yun daw ang common na nangyayari, kaya namamatayan. Kasi everyday mong dinidiligan. Nalulunod. Lahat ng sobra talaga ay masama, kahit sa halaman. Doon yung mga halaman na kailangan everyday dilig. Ganun. Pero yung ano ko nga, mas okay na yung underwater kesa overwater, yung halaman. Oh, gusto ko yan. Kasi kapag, sa akin lang ha, sa mga nababasa ko ha, sa mga na nare-research ko tungkol sa mga halaman. Mm-hmm. Na at least nga naman, kapag medyo nakita mong lumalaylay na yung halaman, diligal mo lang. Aangat okay na siya. Ulit. Kasi kapag overwater, ang hirap. Mm-hmm. Kasi pagka na sira na yung ugat, mahirap na siyang buhayin ulit. Mm-hmm. Silipin niyo yung ibang mga nabili namin. Pero mamaya ipapindikita. So meron dito isa, ayan, pagkalago-lago ng dahon, ano ang tawag dito, millionaire, yan, at iba pa mamaya madami. So ilalayout muna namin na maayos. Hindi ko din alam kung natandaan mo lahat ng mga pangalan ng mga pinagbibili mo. Natandaan ko yung pangalan pero yung itsura kung sila nga ba. Though merong app na ginagamit, di ba, na pinipicture mo yung halaman, ibibigay niya yung pangalan, Google Lens, ayan, ititip din natin yung sa mga picture mo lang, tapos lalabas na kung yun, gaganon mo lang, actually hindi pipicture. I-scan na ni Google. Ang cool ng Google talaga, ano. Anyway, so yun po mga kaibigan, kasama din dito yung mga pictures na papakita ko. May pinunta kaming kainan ni Princess somewhere in Silang. It's called Cafe Agapita. Okay? Masarap yung pagkain. Kaya lang hindi kami nakapag-vlog kasi may music yung paligid. Alam nyo na, makaka-copyright tayo. So pictures na lang papakita namin. Pero if you want to visit a new place na may pagkain, may cake, merong kape na masarap. Actually, yung kape na gusto ko, kaya nakadalawang tasa. Instagrammable yung lugar. Kung yun ang gusto ninyo, sige. Pero medyo hindi ako natuwa doon sa pasta ng very very light kasi maalat siya. And yan. Yun. Para ka lang nag-Starbucks din kung presyo ang pag-uusapan. Pero then, ibang ano naman.
ibang ambiance. Gusto ko yung mga halaman, ang gaganda talaga ng halaman doon, nakaka-relax. Medyo overwhelming lang, medyo maraming tao kanina. So kung pupunta kayo, siguraduhin niyo lang din na maaga kayo kasi yung parking nila is limited lang. So pag napuno yung parking, hindi na sila nagpapapasok. We're very fortunate na maaga-aga kami dumating. So doon kami nag-early lunch. So ngayon pabalik na kami ng bahay. No, konting grocery siguro dahil wala na akong pagkain sa bahay. Pagkatapos nito, uwi na po kami. Aayos namin yung mga halaman ni Princess at papakita namin sa inyo. Hello nanay. So, pakisabi lang sa amin kung taga saan, ano pong lugar to, tapos saan kayo mapupuntahan ng mga... Okay, we are along Aguinaldo Highway, Las Marinas. Ano po yung pinakamalapit na lugar dito? Don Gregorio. Ayan, makikita nyo po to along the road kapag pupunta kayo ng Silang, no, going to Silang. So, nay, ang gaganda ng mga halaman nila nanay dito. At murang-mura yung mga tinda, sabi ni Princess. At syempre, may giveaway si nanay pagkatapos bumili ni Princess. May thank you po. Salamat po. Babalik po kami rito. Salamat po. Thank you po. This is our Sunday, so pahinga sa social media, pahinga sa trabaho, laging tandaan, importante ang pahinga. So let's close the video, Tita Cess. Just like what we always say in this channel. Stay home, stay safe, and God bless everyone. God bless everyone. Thank you for watching. Bye!